you know what, Church? The pain you feel today is the strength you feel tomorrow. Yung sakit o yung bagay na nasasaktan ka ngayong araw na ito ay magiging kalakasan mo bukas. Okay, and in this world, sa sanglibutan mo ito, there are two kinds of pain. Pain that hurts you and pain that changes you. Sa mundong ibabaw na ito, may dalawang klaseng pain. It will hurt you or it will change you. So kaya, may pakinabang talaga pag nasasaktan tayo. Disciplinarian, bawat
Pagkamali, patok agad. Ang sumayon nung bata pa ako, nagpapander tayo sa pain, ha? Eh, nagkaroon ako ng pirang medyo nasasaktan ako at hindi ko gusto. Pero ngayon, ngayon ko lang na-realize kung hindi dahil sa disiplina ng tatay namin, hindi kami nakatapos. Hindi kami nakapag-aral. So, in other words, yung pain, if you take it positively, mayroong positive result. Minsan, hindi agad. Pero, in the future, na para sa ikalayos ng buhay natin. Amen! Pain! Ano kasi nga, yung pain, isa ito siyang the greatest motivator. At may mga narinig pa ako, sasabi nila, experience is the best teacher. So do you agree? Yes. Amen. It's okay. But for me, I disagree. For me, pain is the best teacher. Why? At hindi experience. Kasi nga, pag experience, kahit maling experience, kahit kasalanan, pag nasarapan ka, ay tuloy-tuloy mo. So meaning, experience is not the best teacher. Kasi nga, kahit mali, itutuloy mo kasi nga masarap. Pero pag pain, ayaw mo na! Hindi mo pa, okay naman, hindi mo sa naman. Ayaw mo na huli. Okay, please say me, pain! Pain! It's the best teacher! It's the best teacher! So, sinasa sa inyo, kung ako yung paniwalaan nyo, kung yung pangalaman nyo. It's for you to decide, but it's okay. And you're entitled to your own. Sound go down when you're angry. So, di ba na? So, na-discuss na natin yan. Gusto ko lang ulitin dahil na yung halaman, yung tanim, yung root niya ay tumutubo tuwing gabi. So, ngayon, pag yung galit mo, if you don't let the sun, kung hinihintay mo pa yung galit mo hanggang sa pagtulog mo, hindi mo lang yung ugat ng galit mo tumutubo at sumasanga at mahirap na tanggalin at i-approve. Kaya hindi nagkamali ang salita ng Diyos, do not let the sun go down when you are angry. Amen! At sa isa pang reminder, pag galit ka, huwag ka muna mag-reply pag dinag-reset ka niya. Amen! Hindi kasi nga, pagaling ka, yun ang time na pakawalan ka ng control. So, hindi na bali na pansamantala na upset siya. So, dahil hindi mo siya nire-reply, pero hintayin mo yung sarili mo na kumalma. Kasi mamaya, inarmalay ka niya ng kumamaya. Bakit kaya mo nga ng basuka ng...